May isang babae ang nagpanggap na buntis sa kanyang pangalawang asawa sa kabila na kawalan niya ng kakayahan magdalang tao. Dahil sa pagsisinungaling na ito, ay humantong siya sa isang krimen na hindi aasahan ng mga tao sa Amerika. Anong klaseng karumal-dumal na krimen ang kanyang ginawa upang malusutan ang kasinungalingan na ito? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JB Amazing Stories. Noong February 27, 1968, ay ipinanganak sa Kansas, USA, si Liza Marie Montgomery, isang bata na lumaki mula sa isang mahirap at magulong pamilya. Walang maayos sa trabaho ang kanyang tatay, habang ang kanyang nanay naman ay isang mabisyong tao. Sa murang edad, ay nasaksihan ni Liza ang walang tigil na away at sakitan na kanyang mga magulang, na mabilis din na putol dahil sa edad na 6 na taon ay iniwan na sila ng kanyang tatay. Hindi nagtagal dahil tamad na kanyang nanay at bungsod ng bisyo neto, makalipas lamang ang ilang buwan ay nag-asawa siya ulit para magkaroon ng susustento sa kanyang bisyo. Sa kasamang palad, ang panibagong tatay naman ngayon ni Liza ay isang lasinggero. Nagpalipat-lipat ang kanilang pamilya ng tirahan dahil sa kawalan ng pera. Lagi silang pinapalayas dahil wala silang pambayad ng upa sa bahay. Imbis na ipunin na kanyang mga magulang ang pera para pambayad ng bahay, ay ipinambibili nila ito ng pambisyo nila. Tumagal ito ng ilang taon at labis ang paghihirap na dinaanan ni Liza dahil sa kapabayaan ng kanyang mga magulang. At sa edad na 18 years old, ay mag-umpisa na ang kanyang malaimpyernong buhay. Isang gabi, habang lasing ang kanyang stepfather, pinasok siya nito sa kanyang kwarto. Medyo censored at bawal sa community guidelines sa YouTube ang salitang ito. Kaya gagamitin na lang natin ang word na ginawan siya na masama. Ginawa siya na masama na kanyang stepfather. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin. Pagkatapos sa pangyayaring iyon, ay nagsumbong siya sa kanyang nanay. Pero hindi siya pinansin nito at mas kinampihan pa kanyang stepfather. Tumagal pa ng ilang taon ang mga masasamang bagay na sinapit niya mula sa kanyang stepfather. At nang lumipat sila ulit ng bahay, ay inakala niya matatapos na kanyang paghihirap. Pero mas naging malala pa pala ang lahat para sa kanya. Sa kanilang bagong bahay, ay merong ekstrang kwarto. Inayos ito na kanyang stepfather na inakala naman ni Liza na iyon ay para sa kanya. Pero dun pala magsisimula ang kanyang panibagong kalbaryo. Sa kwartong iyon, ay pinapupunta nilang iba't ibang mga lalaki para gawan din siya ng masama. Ginawa nila ito para may pambili sila ng bisyo nila. Sa murang edad, ay labis sa paghihirap ang naranasan ng kanyang katawan. Tumagal ang paggawa sa kanya ng masama hanggang sa umabot siya sa edad na 19 years old. At sa paglipas ng panahon, ay nabuo isang maling pag-uugali sa kanyang katauhan. Si Liza ay naging isang sinungaling. Nagsisinungaling siyang buntis sa mga lalaking gumagawa sa kanya ng masama sa pagbabaka sakaling hindi siya gagalawin ng mga ito. Pero lagi siyang bigo dito. Sa kabila nito, dahil sa mga pinagdaanan niya, labis naman na kanyang pagsisinungaling sa mga nakikilala niyang tao upang siya ay mahalin at mapalapit sa mga ito. Takot din siya ma-reject ng mga tao kung kaya't madami siyang ginagawang kwento upang mapaikot niya ang mga ito. Pagtungtong niya na 20 years old, ay nagkaroon ng pagkakataon na makaalis si Liza sa kanilang bahay sa pamamagitan ng pag-aasawa. Nakahinga ng maluwag si Liza dahil alam niya matatapos na ang kanyang kalbaryong pinagdadaanan mula sa kanyang nanay at stepfather. Lumaya si Liza mula sa kanyang mga magulang kasama ang kanyang asawa. Namuhay sila ng payapa at nagkaroon sila ng apat na anak. Pero sa kanyang pang-apat na anak ay nagkaroon siya ng isang operasyon na tubal ligation kung saan hindi na siya maaaring magkaanak pang muli. Dahil sa kanyang kalagayan ay natakot siya na baka iwan na siya ng kanyang asawa. Kung kaya't lagi na naman ito nagsisinungaling, gumawa siya ng iba't ibang kwento at sinasabi niya ito sa kanyang asawa upang makuha ang loob nito. At ang pinakamalala ay nagsinungaling siya na siya ay buntis na naman upang hindi siya iwanan nito. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang pagsisinungaling ay nahuhuli ng kanyang asawa. Kung kaya't sa halip na pakisamahan siya, ay lalo lang siyang iniwan nito, pati na ng kanyang mga anak. Lumipas ang ilang buwan, mula sa kanyang divorce ay nakapag-asawa ulit si Liza. Mahal na mahal siya ng kanyang bagong asawa. Minahal din ito ni Liza dahil sa labis sa kabaitan na kanyang pinakita. Pero meron itong isang hiling mula kay Liza na hindi niya kayang ibigay. Ang kanyang panibagong asawa ay isang binata at gusto niyang magkaroon ng sariling anak.
dahil wala nang kakayahan magbuntis pa ulit si Liza. At dahil sa sobrang takot na baka iwan siya ulit neto, ay babalik na naman na kanya kasinungalingan. Isang araw, pag uwi na kanyang asawa ay nagulat ito sa kanyang inabutan. Nakita nito si Liza na inaayos ang isang kwarto na kanilang bahay at nilalagyan niya ito ng mga gamit at laruang pang baby. Labis ang kanyang tuwa nang sabihin sa kanya ni Liza na siya ay magiging isang ganap na tatay. Niyakap siya nito ng mahigpit sa tuwa at sinabing hindi siya iiwan at aalagaan siya mabuti sa kanyang pagbubuntis. Araw-araw ay naalagaan mabuti si Liza na kanyang asawa. Pinagluluto siya nito at siya na rin ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Sa kabila nito, makalipas ang ilang buwan ay hindi naman lumalaki ang tiyan ni Liza na labis na ipinagtataka ng kanyang asawa. Kung kaya't gumawa si Liza ng mga peking ultrasound at check-up mula sa mga doktor para meron siya maipakita dito. Naramdaman ni Liza ang tunay na pagmamahal ng kanyang asawa. Pero hanggang saan niya kaya itago ang pagsisinungaling na ito? Dahil pagkatapos ng 9 na buwan ay kailangan niya magkaroon ng isang panibagong baby. At dito na papasok ang karumal-dumal na krimen na gagawin ni Liza. Isang araw, habang dumadalo sa isang event ng mga pet dog si Liza, ay nakilala niya si Bobby Joe Stinnett. Si Bobby at ang kanyang asawa ay may isang negosyo na nagbe-breed ng mga aso mula sa kanilang bahay. At hindi lang yun, si Bobby ay buntis din ng 6 na buwan. Napukaw ni Bobby ang interes ni Liza, kung kaya't nakipagkilala ito sa kanya at sinabing naghahanap siya ng mabibiling aso. Natapos ang event at nagkasundo ang dalawa na ituloy nila kanilang pag-uusap sa internet chat. Umuwing masaya si Liza dahil nakakita siya ng paraan upang malusutan ang kasinungalingan na kanyang inumpisahan. Ngunit ang namumuong plano sa kanyang isip ay gigimbal sa buong Amerika. Patuloy ang komunikasyon ni Liza kay Bobby sa internet. Kinakamusta nito ang mga aso na balak niyang bilhin. At higit sa lahat, lagi nito kinakamusta ang baby ni Bobby. Pagkalipas ang 2 buwan, December 16, 2004, ay nagsabi na si Liza kay Bobby na pupunta niya ito upang kunin ang bibilhin niyang aso. At mula sa kanyang bahay, ay nag-drive si Liza na 2 oras papunta sa bahay ni Bobby at naging mainit naman na pagtanggap nito sa kanya. Ilang minuto pa ay inutusan ni Liza si Bobby na kunin ang aso na kanyang bibilhin. At pagkatalikod nito ay mabilis na umaksyon si Liza. Habang nakatalikod ay naglabas ang tali si Liza mula sa kanyang bag. Sinakal niya ito hanggang matumba silang 2. Nagulat naman si Bobby sa ginawa ni Liza. Kaya lumaban ito sa kanya at nakipagsabunutan. Di nagtagal ay nawala na ng malay si Bobby. Pagkatapos nito ay kinuha naman ni Liza ang isang kutsilyo mula sa kanyang bag. Sa di inaasahan ay ginawa ni Liza ang isang karumal-dumal na krimen. Tinanggal ni Liza ang damit ni Bobby at sa kanya hiniwan siya nito. At ang kanyang pakay ay kunin ang batang dinadala ni Bobby. Habang hiniwan niya ang tiyan nito ay nagising pa ulit si Bobby at sinubukan pa nitong manlaban. Pero sadyang nang ibabaw ang lakas si Liza kung kaya't sinakal niya ito hanggang sa tuluyan na mawalan ng buhay si Bobby. Ipinagpatuloy naman ni Liza ang paghiwa sa tiyan ni Bobby at ilang segundo pa ang lumipas ay nakuha na niya ng buhay ang sanggol. Nilinis niya ito at binalot ang tuwalya at saka siya dali-dali tumakas. Ilang saglit pa ay dumating naman ang nani ni Bobby. Laking gulat nito na maabutan niyang nakahandusay ng wala ng buhay ang katawan na kanyang anak na naliligo pa sa sariling dugo. Si Bobby ay mabilis sa binawian ng buhay dahil sa labis sa pagdurugo mula sa kanyang sugat na para bang pinasabog dahil sa kagagawa ni Liza. Samantala, makalipas naman ng 2 oras ay nakauwi na si Liza sa kanyang bahay. Nagulat ang asawa sa karga niyang bata. Hindi niya akalain na magkakaroon nga talaga siya ng sariling anak. Isang linggo na kasi hindi umuwi ang kanyang asawa dahil sa kanyang trabaho. Kaya pagbalik niya sa bahay, nagtataka siya kung paano nanganak si Liza. Pero dahil sinungaling ito, ikinuwento niya na nung wala ang kanyang asawa na ilang araw na, ay dito siya itinakbo sa ospital para manganak. Tinignan ng asawa ni Liza ang sanggol at niyakap. Tuwang-tuwa siya sa panibagong biyaya na dala na kanyang asawa na si Liza. Pero hindi magtatagal ang saya na kanyang nararamdaman. Dahil kinabukasan, ay mahuhuli rin ng kapulisan ang krimen na ginawa ni Liza. Nung una, ay balak lamang ng mga pulis na makausap si Liza bilang isang posibleng saksi sa krimen. Dahil na-trace nilang IP address na gamit ni Liza sa kanyang pakipag-usap kay Bobby. Ngunit pagdating ng mga pulis sa kanyang bahay, ay nakita nila ang gamit itong sasakyan. At ang kanyang gamit na sasakyan ay tumutugma sa mga sinasabi ng mga saksi na pumunta sa bahay ni Bobby. Nagkaroon ng pagdududa ang mga pulis dahil dito.
At nang mapasok nila ang bahay ni Liza, inabutan nila itong karga ang isang sanggol. Tinanong nila si Liza tungkol sa bata, pero dahil sa labis at takot ay hindi nagtugma-tugma kanyang mga kasinungalingan. Dahilan upang lumantad ang kanyang ginawang krimen. At sa huli ay inamin niya na lamang ang kanyang ginawang krimen. Umusad ang kaso ni Liza at noong 2007, siya ay nasentensyahan na kamatayan dahil sa kasong murder. Nang malaman ng kampo ni Liza ang mga hindi magandang karanasan nito mula pagkabata dahil sa pangmamaltrato ng kanyang mga magulang, ay sinubukan pa nilang ibabang hatol sa kanya. Pero hindi ito naging sapat na dahilan. Kung kaya't noong January 13, 2021, si Liza ay binawian ng buhay sa pamamagitan ng lethal injection. At siya ang kauna-unahang babae na pinatawan ng death penalty sa loob ng 60 years sa Amerika. Sa huli, si Liza ay produkto ng isang magulong pamilya at tumanggap na hindi makataong pagmamaltrato mula sa kanyang sariling mga magulang. Ang pagmamaltratong ito ang sumira sa kanyang pagkatao, kung kaya't nabuo sa kanyang kaisipan ang mga kasinungalingan upang mapanatili ang pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa kanya. At ang paghahanap ng pagmamahal ay bunga ng kanyang takot na mabuhay mag-isa, na nagtulak sa kanya upang maging isang halimaw at gumawa ng isang karumaldumal na krimen sa kanyang kapwa, na kanya rin pinagbayaran kapalit ang kanyang buhay.